Ma'am, ano po yung mga kailangan ilabas po pag lalabas ka po ng syudad? Ano po kailangan na ID? Kailangan pa rin po ba ng rapid pass? Hindi po, yung rapid pass, kahit hindi na po walang rapid pass po, okay lang. Kasi yung iba po na driver na katulad ko, yung iba po hindi po nakakuha ng rapid pass sa DTI, hindi po daw po sila pinapapasok sa checkpoint. Hello mga ka-grab, welcome back sa akin channel at welcome sa Jowa Moto Vlog. Kung bago ko lang dito, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe para lagi updated sa buhay ng isang rider. So hello mga ka-grab, so yun nga mga ka-grab no, gustong-gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. Lalo na sa mga nagme-message sa akin sa Facebook, sa group page ng Jowa Moto Vlog. Sobrang dami po ng natatanggap na good comments and good feedbacks po, ang dami po talaga. Maraming salamat po. Yung ginawa po namin na yun is maliit pa po yun mga ka-grab. Naisip po namin na gawin sa kanya yun kasi mga ka-grab, sobrang dami na po niyang naitulong sa bansa natin, lalo na sa mamamayang Pilipino. Sobrang dami po. Sa mga bagong subscribers ko mga ka-grab, eto siya, eto yung channel niya. Panoorin niyo po yan, subscribe niyo rin po. Halos lahat po ng channel niya, tumutulong po siya sa mga mamamayang Pilipino. Isa po siyang kakaibang dayuhan mga ka-grab. Actually hindi dapat siya isang dayuhan dito sa Pilipinas eh. Dapat maging parte na rin siya ng isang Pilipino kasi grabe talaga, hindi matatawarin yung mga ginawa niyang tulong mga ka-grab. Kung sino pa yung ibang lahi, siya pa talaga yung tumutulong ng madalas sa atin mga ka-grab. Sabihin na natin mga ka-grab, YouTuber siya. Oo. Anong pinagkaiba niya sa mga YouTuber mga ka-grab? Kasi sa YouTube mga ka-grab, sumasahod ka sa YouTube, 'di ba? Ang kaibahan po niya, sinishare niya po yung sahod niya compare sa ibang YouTuber. So siya po, hindi ko po alam kung magkano po yung sinishare niya or kung ilang percent po ang sinishare niya sa YouTube. Pero grabe pa rin po kasi yung tulong niya mga grab. Hindi lang siya small time na nagdo-donate o tumutulong mga grab. Big time siya tumulong. Talagang all out. Ramdam mo talaga yung tulong niya. Kaya sobrang hinangaan ko Sir Basel, lalo nung una pa lang. Lalo na yung itong video na to, yung binigyan niya ng pagkain yung mga grab food riders. Tapos binigyan pa niya ng pera. Grabe talaga siya mga grab. Talagang hanga ako sa kanya. Kaya yung ginawa namin pagbawi mga grab, sobrang liit pa yon. Hindi matutumbasan yung mga ginawa niya dito sa bansa natin. Kaya sobrang maraming salamat sa iyo Sir Basel kung naririnig mo man ako. So may iba naman tayo mga grab no. Minanalo na po ng 3,100 peso load. Yan, ayun po yung last vlog ko. Kung pinapanood nyo po yung last vlog ko, ito po yung mechanics, nandiyan yung mechanics lahat. So ito po yung mga nanalo ng 100 peso load. Papakita ko na po, ayan. Ito po yung una. Maraming salamat. Pangalawa, thank you po sa share. And pangatlo, ito po. Ito po message para sa inyo po, Jowa Vlog. Thank you so much po sa pinadala nyo pong load sa akin. Free load. Pwede ko po itong i-forward sa lola ko na nasa Pangasinan ngayon. Kakamatay lang po ng lolo namin. Lately lang po yun. Sobrang thank you po. Sobrang thankful po sa binigay nyo kahit ganito maliit na bagay, pero napakalaking bagay na po, malaking tulong na po para sa amin. God bless po sir and Sir Basel sa Jowa Vlog, special Jowa Vlog. Sana po marami pa po kayong matulong ibang tao na mga nangangailangan po. Thank you so much po, God bless. Sobrang thankful po talaga. Thank you po. Ayan po yung mga nag-share ng hashtag Jowa and Basel. Maraming salamat po. So ngayon mga ka-grab, no, may bago ulit tayong mechanics naman. Kasi ito, way ng pagtulong ko rin po sa mga subscribers ko sa pagbalik po ng tanaw ng utang na loob po sa inyo. Mamimigay po ulit ako ng 3 100 peso load ulit po. So halos same pa rin naman po ang gagawin natin. So ito lang po yung mechanics ng 100 peso load po natin. Share nyo lang po ulit to sa Facebook, ayan, hashtag Biyahe ni Jowa, ito pangalan, ayan. So ito po yung hashtag nyo, Biyahe ni Jowa, ito po yung isi-share nyo. Tapos pag nag-share po kayo, mag-message po kayo sa Jowa Moto Vlog ng bakit kayo karapat dapat nabigyan ng 100 peso load, ayun. So kung mas maganda ko, may picture din po para much better, para alam ko po yung mga sinong bibigyan ko, yung karapat dapat po. So mag-message po kayo sa Jowa Moto Vlog page. Tapos i-share nyo rin po na meron kayong print screen na share nyo po yung video na to. So ayun, way ng pasasalamat ko po sa inyo mga grab. So mamimigay ako ng 3 100 peso load ulit. Kaya good luck po, good luck sa mga mananalo.
So mga Grab, update na po tayo dun sa face shield na pinapagawa po natin, mga Grab, na ipapamigay po natin sa mga frontliners. Di ba may vlog po tayo nun, mga Grab, nung nagpadala po tayo ng pera panggawa ng face shield po. So ito na mga Grab, ito na yung update. So ito yung itsura niya. Ayan na po yung itsura niya, mga Grab. Matatapos na po siya siguro by Thursday or Friday. Ayan po. Sana matapos na para mabigay na natin sa mga frontliners natin. Kasi ang dami ko nakikita na mga gumagawa ng DIY na face shield na nakakatawa sobra. Tingnan nyo to, mga to, ito, katulad na ito. Ayan. Diba? Ginawa niya yung ano, sa bote ng Wilkins ba to? Absolute. Yung tubig. Nilagay nila sa mukha nila. So ayun mga Grab, sana matapos na by Thursday and Friday. Mamimigay po tayo ng halos 600 PPE na face shield po para sa mga frontliners natin at mga nasa checkpoints po natin, mga Grab, mga nasa ospital, mga health workers, na which is kailangan na kailangan po nila yon. Tapos mga Grab, no, ang dami nag-message sa Facebook page ko sa Jawa Moto Vlog na bakit ang dami daw na motorista o motor dun sa Pote Bridge. Actually, hindi ko pa nakikita yun eh. Ngayon ko pa lang talaga siya makikita, ngayon pa lang. Kasi last time na pumunta tayo dun, ay yung first lockdown pa eh. So ngayon sisilipin natin, anong procedure yung ginagawa nila dun? Bakit napakadami ng motorista dun sa area ng Sapote na yun? So hindi ko alam ha, check natin kung makakalapit tayo. Kasi ang dami, di ba? Sobrang dami. Last time kasi na problema nila dun yung thermal scanner nila. Isa rin yung ginagamit nila para sa motorista, isa sa mga private car vehicle tsaka public vehicle. Ngayon po, oras natin is nasa 3 o'clock p.m. Nandito po tayo, ito po yung papunta ng Coastal Road. Ito po yung Sapote. Kasi trending yun eh. Ngayon pa lang natin makikita. Tingnan natin kung totoo talaga. Ayun nga oh. Ah, konti naman pala eh. O dahil hapon na. Ayan oh. Konti naman pala. So ilan ang scanner nila, titingnan natin. So tanong natin si ma'am kung ano kailangan na dalhin para makapasok or makalagpas ka sa checkpoint na to. Ma'am, ano po yung mga kailangan ilabas po pag lalabas ka po ng syudad? Ano po kailangan na ID? Kailangan pa rin po ba ng rapid pass? Saan ka mapunta, sir? Hindi, tapos na ako. Dito ako sa Las Piñas kasi. Nagtanong lang kasi yung mga iba pong kaibigan na gustong lumabas po ng mga syudad po. Valid reason, sir. Ah, okay. Pagdating doon sa tanong, bakit ka pupunta, bakit ka lalabas? Hindi po, yung rapid pass, kahit hindi na po walang rapid pass po, okay lang. Kasi yung iba po na driver na katulad ko, yung iba po hindi po nakakuha ng rapid pass sa DTI, hindi po daw po sila pinapapasok sa checkpoint. Oh no! Na pwedeng pag-iusapan. Kahit may company ID po. Salamat ma'am. Subscriber? Oy, salamat, salamat tol. Oo, ikaw rin, ikaw rin. So ayun, may subscriber pa tayong nakita. No? Anyway mga Grab, so ayun. Sa mga nagbabalak po na umalis, kahit may company ID po kayo, kailangan daw ng rapid pass. Ang dami kasi nagme-message din sa akin sa GC. Siguro kaya ang daming tao doon pag umaga. Kasi yung mga nagtatrabaho walang rapid pass, hindi pinapapasok. Kung ang dami nilang nagiging rason o nagiging aberya. Kaya sobrang daming tao doon or daming motorista. So yung rapid pass mga Grab is para alam ko para sa mga riders yun na nagdi-deliver na laging lumalabas sa checkpoint. Kasi mga ibang riders ko na mga kaibigan ko hindi sila makalabas doon ng checkpoint kasi nga wala daw silang rapid pass. Kung nakita nyo tong issue na to, ayan, yung Lala Move driver hindi po sila pinapasok or hindi sila pinayagan makalagpas kasi nga ano, wala silang rapid pass, company ID lang daw meron sila. Tapos ang ginawa po is binilad po sila sa araw, no? Grabe naman po yun. Pwede naman pong pabalikin sila eh. Ang ginawa daw po sa kanila is binilad po sila sa araw. Grabe, nagkatrabaho ng marangal yung tao tapos gaganon ninyo. Hindi naman po ata tama yun, no? Hindi parang di makatarungan. Tapos sasabihin nyo po na may virus sila. Na wala naman kayong katibayan na may virus sila. Makakaawa yung ganun.
marangal sila nagtatrabaho tapos bigla nilang gaganunin. So sana mga agrab di na maulit yun, no? Grabe, nakakaawa yung rider na yun. So ayun mga agrab, pupunta ngayon tayo sa Mercury Drug kasi nga kailangan ko nang bumili ng mga vitamins at mga gamot namin, pampalakas ng immune system. Kailangan ko uminom ng vitamin C. So mga agrab, panlaban sa COVID is vitamin C. Ayan, kailangan lumakas ang immune system nyo. Bumili kayo ng ascorbic acid. Ayan, sobrang lakas sa vitamin C po yan. Sobrang importante po yan mga agrab, lalo na sa mga nagtatrabaho. Kasi sobrang delikado talaga panahon ngayon. Yan, shoutout sa mga enforcer natin, frontliners natin. Mga masipag kahit sobrang init. Mga agrab, no? Sobrang init ngayon. Grabe! Hindi na normal yung init ngayon. Sobrang init talaga. Pag nasa bahay ka lang, ako, hindi kayang electric, isang electric fan lang. Kaya ba mga agrab, sobrang init din ba sa inyo? Comment nga kayo kung sa inyo ba mainit o sa amin lang dito sa Las Piñas. Grabe kasi sobrang init eh. So eto, nandito na tayo sa Mercury Drug. Bili tayo ng gamot. Ang gamot na laging bago. Shoutout Mercury Drug. Baka naman. Eddie, wow! So ayun mga agrab, no, pauwi na tayo kasi nabili natin na kailangan natin. And shoutout na lang tayo kahit konti sa bahay. So kita-kita tayo sa bahay mga agrab. Let's go! So ayun mga agrab, shoutout na po tayo. Shoutout kay Rodnel Artesano, Billy Justin Ehong, Chris Itan, Mark Benji Caliano, Kevin Clark Baba, Mark Coloma, Long Lost, Vince Ryder, Moniz Febreya, Ish Regala, John Vinicizon, Albert Bandoho, Crystalline Labrador, Team OFW, Jefferson Acosto, Brian Pendon, Kabayan Motovlog, The Voyager Motovlog, Bohol Ornamental Fish Club, Lewis San Sub, Jacob Vincent Damance, Mayo The Brent Vlog, Moto Express, Infini Urine Whitey, Ramnir Pauli, Miti Gaming, Mititi Gaming, Belinda Villarin, Rogelio Mariano, Belinda Neda Gehan, Ayad Aya Madrid, Doggy Ako, Name Psycho, Brian Alanis, Scara Gaming, Jervy PH, Elizar Mora, Moses Whitey, Christian Andrew, Ian Oli, John Anthony Dakanay, Ian Valiad Villados, Rexy De La Cruz, and John Kenneth and Rodolfo Bardon, and John na rin Bentulan. So ayun po mga grab, no, salamat po ulit sa panonood, sa pagsubaybay, and sa mga nag-message po sa akin ng magaganda good comments, lahat po na ng lahat po yun is natanggap ko po. Maraming salamat po. So hanggang sa muli po, see you next vlog. Peace out.